magkatuwang na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte ang opisyal na paglulunsad ng Brigada Eskwela. Bukod sa paglilinis, target na maisaayos para sa pasukan ang mga paaralan na nasira ng sama ng panahon. Nagpabalik si Alan Francisco. Sabay na inikot para inspeksyonin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte ang Victorino Mapa High School sa Maynila para sa Brigada Eskwela 2023. Nagbigay rin ng Pangulo ng mga pintura, cleaning materials at 1 million pesos financial assistance sa eskwelahan. Game na game din silang nakiisa sa pagipintura ng mga upuan ng mga mag-aaral. Ang Brigada Eskwela, gaya ng ginawa kanina dito sa Victorino Mapa High School, ay taunang nationwide maintenance program para ayusin at ihanda ang mga paaralan bago magsimula ang klase. Binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng Brigada Eskwela. Nakita na naman natin kung gano'ng kahalaga sa lalong-lalo na dito para sa Pilipinas, kung gano'ng kahalaga na lahat, pati yung mga magulang, yung mga teacher, kung sino man mga volunteer, pagdating sa ating mga anak, sa mga bata, talagang buong loob natin na tumulong para gumanda naman ang kanilang experience dito sa pag-eskwela. At ito siguro ay panibago na rin dahil nag-lockdown tayo, nakabalik tayo ng konti, pero ito na siguro ang pinakaunang pinakaunang pasukan na medyo normal after the lockdown. Pero normal, pero marami tayong pinalitan, marami tayong inayos na mga naging reklamo at pinagtsatsagaan at pinaghihirapan ng ating DepEd Secretary at saka si Vice President Sara Duterte. Para sa mga paaralang sinalanta ng nagdaang bagyo, tiniyak ni President Marcos na patuloy itong minamadaling maisaayos. Gayunman, sabi ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte, kung hindi iaabot sa August 29 na pagbubukas ng klase ang pagkukumpuni sa mga nasirang paaralan, maaring ipatupad sa mga ito ang Blended Learning Program para lang matiyak na hindi maaabala ang pagkatuto ng mga estudyante. Suportado naman ni President Marcos ang una nang nailunsad na K-10 curriculum o matatag curriculum ng DepEd na inaasahang magiging legacy ng administrasyon. Hi Mr. President, good morning. Hi VP Sara, magandang umaga po. Sir, can we get your reaction or comment on the launching of DepEd of the matatag curriculum, sir? It's very significant because here we are trying ang sinusubukan natin gawin ay ayusin ang curriculum para maging mas bagay sa pangangailangan ng mga batang Pilipino. Katina, kasama na rin dyan, matatag program includes all our efforts na para pagpagandahin ang mga international score natin, especially when it comes to STEM at tinatawag na STEM subjects. Also, binibigyan natin ng pagkakataon yung mga after 10th grade na mamili kung sila ay mag-vocational, mag-technical training o itutuloy nila. So that's more or less the big system changes that we're doing. Una na dito yung napakaraming learning competencies. So from approximately 11,000, napababa natin to 3,000 ang mga learning competencies. And sa key stages, grade 1 to 3, dati 7 subjects tayo, binaba natin sa 5 subjects with a focus on math and reading. And then ang science natin papasok pag grade 4. Sinabi rin ng Pangulo na pinag-aaralan nila ang tungkol sa kung ibabalik ba o hindi ang pre-pandemic scheduling ng mga klase. Hindi ganun kasimple kasi kung binantan natin yung schedule dahil may pandemic, tapos ganyan naman climate change sa kailangan natin pag-usapan. Dahil sa schedule niya, napaka-init at pati yung mga bata ay hinihimanay na. Kaya kailangan natin isama sa ating pag-aaral yan kung ano yung mga dapat gawin. Bubuo rin ng gobyerno ng isang team para pag-aralan kung paano mapatataas ang sweldo ng mga guro at non-teaching personnel. Meron tayo mga increases sa salary standardization law. In tranches yun every year. So we're waiting for the result of that study na nandoon yung increases and then nandoon din yung pagkumpara niya sa inflation at sa mga economic indicators, forecast ng economic indicators sa mga darating na tao.
Alan Francisco para sa Bayan.